Pinamunuan ni Andres Bonifacio ang Katipunan, ang hukbong samahan ng mga Katipunero na nag-aklas sa pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Ilang dokumento kaugnay ng pamumuno ni Bonifacio ang nakatakdang isubasta ng Leon Gallery. Kasama rito ang dekalogo o sampung utos ng Katipunan na isinulat mismo ni Bonifacio. It's actually yung pinakatanyag o sikat na dokumento na ginawa ni Andres Bonifacio, and I think that is how dapat natin siyang i-remember. 1,200,000 piso ang initial auction price ng dekalogo, samantalang hiwalay namang isusubasta ang mga dokumento sa pagsali sa Katipunan na hawak ng pamilya ni Epifanio de los Santos. 100,000 piso ang paunang auction bid dito. I feel na tumatanda na yung mga may-ari at gusto na nilang ipakaloob sa next generation of collectors who will be able to take care of it for the next 100 years. Tampok din ang bandilang ito na unang inalagaan ng byuda ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Ginamit ito sa isang okasyon sa Malolos noong April 29, 1931. Okasyon siya ng pag-unveil ng monumento tungkol sa Malolos Congress. So ang in-invite nila was the widow of Andres Bonifacio. At out of gratitude, dinala niya mismo yung flag, yung bandila ni Bonifacio na naiwan sa kanya, na nag-survive ng Philippine Revolution at saka ng Philippine-American War as gratitude to Don Antonio Bautista of Malolos. 1,000,000 ang paunang bid para sa bandila. Sa mga lalahok sa bidding, makukuha rin nila ang mga edisyon ng pahayagang ito. Pero higit sa anumang halaga ayon kay Nakpil ay ang naging buhay ng bayaning si Bonifacio na gumanap sa mahalagang papel sa kasaysayan ng ating bayan. Sa 8 ng Setyembre, idaraos ang auction ng Leon Gallery. Abner Mercado, ABS-CBN News.